sumibol bilang ating pagkakakilanlan. Sandigan ng ating kasaysayan. Bugtong-bugtong, ano ang kahulugan nito? Sariling-sarili mo na, ginagamit pa ng iba, kahit walang pahintulot ka. Tingin mo, ano ang naisipahiwatig ng bugtong na ito? Ang inilalarawan ng bugtong ay ang ating pangalan. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga karunungang bayan at ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga ito. Mga karunungang bayan, Panitikang Pilipino. Unit 1, Aralin 1. Ang mga karunungang bayan ay bahagi ng ating panitikan. Ito ay nagsisilbing daluyan ng pagpapahayag ng isang kaisipan mula sa isang partikular na pangkat o kultura. Katulad ng mga kwentong bayan, ang mga karunungang bayan ay nagmula pa noong unang sibol ng kasaysayan at nagsimula pa bago pa man dumating ang mga Kastila. Pangunahing uri nito ay ang mga salawikain at bugtong. Inihahayag ito sa paraang pabigkas o pasalita at walang itinuturing na may akda sapagkat ito'y nananatiling buhay dahil nagpapasalin-salin ito sa bawat henerasyon. Itinuturing ding itong unang anyo ng tula. Katulad ng ating panitikan, ang mga karunungang bayan ay salamin ng ating kultura at tradisyon ng ating lahi. May dalawang pangunahing uri ang mga karunungang bayan. Ito ang mga salawikain at bugtong. Ang mga salawikain ay binubuo ng mga matatalinhagang pahayag na ginagamit ng matatanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang kabataan tungo sa kabutihan at kagandahang asal. Nakaugalian na ring sundin ito at nagsisilbing tuntunin at batas. Sa kabilang banda, ang mga bugtong ay isang uri ng laro na nagpapatalas sa isip ng ating mga ninuno noon. Ito ay binubuo ng mga pangungusap o tanong na may nakatagong kahulugan na nangangailangan ng tiyak na kasagutan. Ilan sa mga halimbawa ng mga salawikain, sa batas ng mundo, ang lahat ng bagay ay muling magbabalik sa pinanggalingan. Ang magulang, hindi nakakatiis sa anak, nakakatiis ang anak sa magulang. Ang karanasan ay mabuting guro. Sa mga salawikaing aking nabanggit, madali natin makikita ang aral, madali din nating kapupulutan ng gabay. Kaya niyo bang hulaan ang mga sumusunod na bugtong? Sabayan niyo ako sa pag-iisip. Bugtong-bugtong. Nang hatakin ang baging, nagkagulo ang matsing. Ano ito? Ang inilalarawan nito ay isang kampana o batingaw. Pangalawa. Bugtong-bugtong. Dala mo, dala ka pa ng iyong dala. Ano ito? Ang naisipahiwatig nito ay isang sapatos. Pangatlo. Bugtong-bugtong. Sa umaga ay nagtataboy, sa gabi ay nag-aampon. Ano ito? Bahay ang sagot sa bugtong na ito. Pang-apat. Bugtong-bugtong. Lumakad walang paa, tumatangis walang mata. Ano ang nais ipahiwatig nito? Ang sagot ay ballpen. Panglima. Bugtong-bugtong. Isang uhay na palay sikip sa buong bahay. Ano ito? Ang inilarawan nito ay isang lampara. May napansin ba kayong pagkakaiba sa mga bugtong at salawikain? Parehas itong binabanggit ng patula at kapwa gumagamit ng matatalinhagang mga salita. Bagamat parehas ang pamamaraan, magkaiba naman ang naisipabatid. Isang nagtuturo ng asal at isang nagbibigay talas sa kaisipan. Ngayong alam na natin ang ilan sa mga karunungang bayan,
Ano ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga ito? Mahalagang maunawaan ang mga karunungang bayan. Dahil sa ating pag-unawa sa mga ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang mas mabigyang halaga ang ating kultura, mas mapalawak ang ating talasalitaan, at mas mapaunlad ang ating kamalayan sa sarili nating panitikan. Pansamantalang paalam, hanggang sa muli nating talakayan, ito si Ginoong Ronier para sa ClickGen.